you try to get the Tai Sui card. Okay, bring a Tai Sui card with you. Ayan okay. Ang kung ikaw ay rabbit o pending ka, o pending ang zodiac sign. Kung ikaw ay rooster, conflict sign ka of the year. Okay? So, conflict sign. Kung rat, ikaw ay torturing. Okay? Teka, rat torturing. Is torturing. Dragon, harming. Mm-mm. Horse, breaking. Tatay Sui. Sipin niyo yan, ha? Rabbit, rooster, rat, dragon, horse. Sunod-sunod to. They are the offending, conflict, torturing, harming, and breaking of the Tai Sui. Okay. Breaking. Okay. Kung isa kayo sa mga animal sign na yan, you try to get the Tai Sui card. Okay, bring a Tai Sui card with you. Ayan okay. Ang ike-carry nyo yan. Carry a Tai Sui card. Tai Sui card. Oh, sa Shop Soulfully, meron po yan. Madami. Okay, next. Okay. Ano ba ibig sabihin naman to? Also, you can place an image of a horse, of a dog. Okay, dog. Mm-hmm. Sa northwest part of your property or your room. Dog. On the northwest. Tama, yeah. Dog. Lagay kayo ng image of dog sa northwest nyo para may protection kayo. Okay. Okay. Bakit dog? Because the rabbit is secret friend niya ang dog. Mm-hmm. They are in secret harmony ang dog. Kaya ang dog kayo napakaswerte. Mm-hmm. Okay. Sila yung mag-chase away ng mga malas ng buhay nyo. Eh, paano naman yung mga dog na salbahe? Kilala tayong dog. Oo, na nanluloko ng tao. Meron naman din talaga. No? Pero naman, bahala siya sa buhay nyo, may karma naman eh. walang ano yun. Okay. It's also good for you to welcome and mag-alaga ng dog. Or have a new dog. Yeah. Okay, tapos. O baka yung nakikita nyo kasi, kaya pala lagi may dog si Dr. Pugos. Hindi, bata pa lang ako. Mahilig siya. Mahilig na ako sa aso. Kahit ang pinakalagi kong aso, mga askal po. Mga inuuwi lang ng tatay ko from the golf course or binibili niya sa mga kadi. Eh, kahit na anong aso naman po, masayang-masaya na ako. Kaya yung si Uti ko, kung nakikita nyo, kahit dungis-dungis ng aso ko, pinipicturan ko yon, nilalagay ko sa Facebook ko. Kaya uti yun dahil puti. Eh, ngayon kulay brown na siya sa dumi. Okay. So, ano na siya? Brownie. Brown na siya. Okay. Sipin nyo yan, ha? Ngayon, i-discuss ko na yung individual zodiac. Kasi in-emphasize ko lang, ito lang kasi yung magkikerry ng Tai Sui. The rabbit, the rooster, the rat, the dragon, and the horse. Okay? Hindi ako magkikerry, ha? Tiger ako, ha? Wala. Pero kasi best carry ano na yan eh? Yung dog mo kasi, alay kayo ng tiger. Yes. And the dog. Kaya you can carry the dog also. Yes, we have that. Parang you borrow the luck of the dog. The dog, Yeah, okay. Ano, umpisahan natin sa una, sa rat. Kasi dati inumpisahan ko kung ano yung pinaka-concern na animal for the year. Ngayon yung unang animal. Ngayon unahan ko na kasi nalito yung mga tao. Ba't nalito. Halo-halo daw ko pinaglagay-lagay. Okay, kasi sabi ko nga in respect for the year, inuna ko yung animal na yon. Sinimpulan ko sa tiger. Ngayon, sisimulan ko talaga sa unang-unang dumating kay Buddha. Mm-hmm. Ang rat, okay. Ano ba ang rat? Last year, this is a stand-alone animal. Okay? Wala siyang swerte. They have a below average luck last year. Ngayon, magte-turn around yon. Kaya lang, ang rat ngayon, they are harming the Tai Sui. Okay? Ano bang isabihin when you're harming the Tai Sui of the year? You are prone to scandals, arguments, mainitin ang ulo, and from lots of chismis. Okay? Dahil sa init ng ulo mo, you have poor human relations.
Okay. Yan ang rat ngayon. Pero it will be a better year than last year. Okay? Mm-hmm. Kasi nakakaawa si rat last year. Eh. Parang oo. Naramdaman niya yon. Okay? Oh, hinahanap this ka ni Doktora Alet. Rat siya. Hinahanap ka niya. Tapos nawawala naman ako. Pumunta ka na daw. Pumunta ka. Schedule mo din. Sabihin mo daw sa parang kanya. Nag-message nga po siya. Hindi ko na nasagot. Hindi ko na nabalikan yung na message. Eh. Yun. Sorry po. Na yan. Tsaka si Jenny. Okay. They are prone to scandals, argument, hard-headed, poor human relation. Uh-huh. O ngayon, ano ba sasabihin? You do the opposite. Ang galing mo yung pagkainit ng ulo mo. Cool. Try to avoid the scandal. Wag kung may boyfriend ka, may girlfriend ka, stick to one. Huwag ka na mag-experiment pa na may mag-experiment ng other relation. Okay? Pero kasi, ito yung problem ng isang tawag dyan, ng rat. Okay? Also, dahil maganda ang career mo, maganda ang wealth-making opportunity mo, bakit meron ganun? Kasi nasa kanila yung future prosperity yes. star. Okay? You activate that north. Okay? That's that location of the rat. Try to activate that north with water, all activities, and everything para ma-stimulate yung money-making or yung wealth luck na tinatawag na future luck. Good news is coming your way palagi. Okay? North, no? It's north side. Yes. Activate it with water. Kasi sa akin nga, you just mere activation with water is enough. Pero kung ang bahay nyo naman, eh mansion, it should be in ratio with the property. Hindi pwedeng isang baso ilalagay mo dyan. Malaking aquarium. Okay? Hindi porke naglagay ka ng baso dyan, pero ang kwarto mo, ang sala mo, eh mansion, hindi siya mag-a-activate. Should be in ratio with your property. Okay. Okay. Para mag-activate yung energy. Okay. Sa sabi ko nga sa inyo, sa clinic ko, 3x6 lang, baso lang. Nasa baso lang yung aking activator. Kasi ganun siyang kaliit. Kung maglalagay pa ako ng aquarium na 12 gallon sa kwarto ko, wala ka ng gagalawan. Okay, next. Also, the rat, sila yung pinaka-luckiest in romance. Wow! Okay? Every year of the rabbit, ang rat ay napaka-swerte sa love life. Kung single ka, pwede ka nang makakita ng future partner mo. Okay. Kung married ka, pwede kang magkaroon ng third party. Yun ang negative. Oh. Yet you try to work out your marriage or you try to be with your partner palagi. Uh-huh. Yan. Okay? Yun lang yun. To avoid third party. You always be with your partner. Kung meron ka namang boyfriend o girlfriend na ngayon, pwede ka nang baka mag-asawa ka na. Okay. Or baka mabuntis mo si girlfriend. Kaya huwag kayong matakot. Ang pag nabuntis ngayon, hindi na nakakatakot. Hindi na tayo judgmental sa nabuntis. Ang nabuntis is God's gift. Yan. Daming gusto magkaanak, hindi nagkakaanak. Okay, next animal tayo. Ox. Ox naman. Ang ox, it will be, again, an average year for the ox. Okay? Sabi ko nga, ano ba gagawin? You wait for a better year. You wait for a better year na magkaroon ng negosyo or mag-expand. Kung ano meron ka ngayon, you work it out and you wait for a better year na gumalaw, then doon ka mag-gagalaw ng pera mo. Uh-uh. Ano ba ang pwedeng gawin ng ox ngayon? Uh-uh. You spend more time with your elderlies. Kung may mga magulang kayo, or mga kamag-anak na matanda na may sakit, you try to be with them. Kung meron silang mga sakit, pa-check up mo sila sa doctor. You try to take care of them. Okay? Mm-mm. Para there will be closeness between you and your parents na matatanda na. Okay? Ano pa meron? Since mahina yung cycle ng luck nyo, you should try to avoid going to hospitals and or funerals or wakes, yung mga lamay,
Okay? Ako personally, I'm not fond of going to ano. Ako din. Kasi it's a yin activity. Yes. Okay? Alam nyo, ang buti pa, sabi ko nga noon, buti pa noon, hindi ko alam yung mga ganon. Lahat pinupuntahan ko. Pero nung natutunan ko, nawi-weekend pala lalo ako ng mga energies na ganon. Kaya, yung mga ox ngayon, you try to avoid those yin activities. Hospitals, funerals, and wakes. Yeah. Yeah. Also, you'll be visited by the rubbery star. Just like the tiger, you take care of your belongings. Mm-mm. Try to be extra cautious. Mm-mm. Okay? Max. I'm ox. Hello, Beans Chew. Beans Chew. Mm-mm. Yeah, nakikita ko pa minsan-minsan po. malabo yung ano eh, yung kulay, di ba? Hindi ma actually malabo yung mata ko, 600 hindi, plus. Pero yung kulay niya kasi hindi ma nagbe-blend masyado. Naalala ko tungkol sa Robbery Star kasi you know every year Anthony checks my place and then inaayos niya, no. Alam niya sa totoo lang, there was one time pumunta siya doon sa may dirty kitchen, tapos sabi niya, "Ingat ka dito, parang mananakawan ka." Sa totoo lang, hindi ako mananakawan kasi mataas, wala siyang sasampahan. And guess mo, Anthony, sino nanakawan? Yung nasa ilalim ko. Yung directly sa ilalim ko. Yun. Yun yung nanakawan. Kasi ikaw mataas, ano? Oo nga, ano? Hindi nasa ako nanakawan kasi ako highest eh. Tapos diba, pinakamalaki. Hindi makiat. Hindi makiat. Pinakamalaking unit ako. Yung nasa ilalim, siya ang pinasok. Tsaka kasi, alam mo yun, nung sabi ko, nung natapos na ako, tumalikod na ako. Tapos, binulong na utak ko. Uy, di mo to na sinabi. Okay. Nag-turn around lang kaagad ako. Sabi ko, pero in a way, ang maid, alam niyo naman yun. Alam niyo naman yun. Oo, sinabi ko talaga sa kanya, di ba? Oo, sinabi mo sa kanya na, ikaw, wag kang, ano eh, pumirmis ka, wag ka, ano. That's the maid na ano, na lumalabas pag madaling araw, pandemic, tapos nabuntis. Hindi. Alam nyo kasi ang lola nyo, walang pakialam, sa totoo lang. Pag pumasok ng kwarto, lagi ako nasa taas, nasa aircon ako lagi. Hindi ako bumababa, very rare. Tapos andun lang sa kwarto, lahat ng gagawin ko, ikot-ikot lang ko dito sa dalawang rooms dito. Yung maid ko, pag madaling araw pala, pumunta ng lumalabas, sabi magja-jogging daw. Hanggang sa magja-jogging, sabi ko magja-jogging ka launa. Kasi daw, binantayan ko. Tapos sabi Kesyo, wala, para wala daw kasalubong. Ngayon, yun yung sinasabi ni Anthony na huwag kang pumirmis ka, huwag kang layas na layas, sinabihan siya ni Anthony noon. Yun na, so yun nangyari. So binantayan ko dahil, alam niyo na, yung robbery, hindi doon sa pinang-ano, pero... yung area. Area, yeah. Marami siyang kinuha mga gamit. So sa akin kasi, gamit lang yan eh. Ibang carpet. Oh. Gamit lang yun. You can get better things. Iba din ang jogging daw. Totoo. Diba? Okay, next. Okay, next. Okay, Tiger. Okay, si Tiger. Okay. What concerns the Tiger most this year is the health. Mm-mm. Okay? Kaya, sabi ko nga, kung Tiger kayo, if you chance to move, go around. Go around! Travel. Mag-travel kayo. I-offset nyo yung energy. Okay. Ito yung natutunan ko sa mga Chinese friends ko. You should cross water, ocean. Siyempre, pakamahal, hindi ka mapuntang America just to cross ocean, o punta ka India to cross Indian Ocean. Napaka-expensive nun. Sa akin, you move from one island to another, it's because you cross something water na yun. Halika, kaya ako, nagpupunta ako ng Catanduanes, punta ako ng Masyargao. Yun ang kinaman ko. Kasi, personally, I don't like international kasi nga gusto ko pag may emergency sa bahay namin, I'm always around. Okay? Kaya I always choose to stay behind sa mga kapatid ko. Sabi ko naman, it's easy for me naman na mag-travel by myself kasi sanay naman akong travel alone. Sabi niya, pwede po kaya cross lang ng river? Yeah, basta something na basta something body of actually, di ba Luzon, Visayas, Mindanao tayo? Ako Luzon, I travel to Visayas and or Mindanao. Mm-mm. Okay. Yun yung pinaka biggest crossing. Ideal. Okay. Sabi nung kaibigan ko, "Ochong, halika na. Mag ano tayo? Mag ano to? Liwaliw.
Punta tayo ng pari sa lika. Itutuloy natin. O, di ba? Oh. Okay, si user, user friendly, Taisui, rabbit, rooster, rat, horse, and dragon yan. Uh-oh. Okay. Okay. So, Tiger, ano pa? Ano pa gagawin ni Tiger? Last year, opending uh-oh. Is the Tiger kasi yung kayo yung last year last na. Last year, oo. Okay. Kaya it will be a much it's a better year all better year. Parang naging Chinese na ako magsalita. Better year. It will be a better year than last year. Kaya lang, you take care of your health. Okay. Uh-huh. Ano ba, paano yung ba matitake care yung health mo? Ano bang of course, you eat proper. You don't stay up late. Don't properly, take alcohol. Don't walang oily foods. Yun lang yung you take care of yourself. You eat exercise. Walk. Ikaw yung kung ano yung kinain mo, ikaw yun eh. Pero kung unhealthy yung mga kinakain mo, di magiging unhealthy ka lalo. Okay. If the doctor tells you, you don't need to eat this, huwag mo kakainin yun. E kaso tayo, habang kinasabi ng doktor, hindi gamot. Hindi totoo po yun. Once na sanay ang gamot sa katawan nyo, hindi na siya nagwo-workout, they will change the medicine. Hanggang mawala ng visa talaga, forever sa iyo yung gamot. Okay? Nung nagkasakit ako, nung 38 years old ako, nagkaroon ako ng diabetes, tinurn around ko yung sarili ko. Hindi ako kumain ng kanin. Sabi ko kasi sa doktor, ba't ganun? Hindi nga ako mahilig sa cake, ice cream, sweets. Pero ako yung naging diabetic sa amin at age 38. Sabi ng kapatid ko naman, iloko, father and mother side natin yon meron. Kahit anong ka-healthy-healthy mo dyan, magkakaroon tayo. In short, change ko yung ayaw nila akong bigyan ng gamot. You just change your lifestyle, be active again, mag-swim pa sa ocean, which I did. Eat ako ng less rice and or change ko yung rice ko to the healthy rice, the brown rice and or the black rice. Nag-normal yung sugar ko. Sometimes nga ayaw nang tumaas. Nung tumaas yung cholesterol ko, kasi main diet ko is cheese, salty yun. Nagpa-check up ako, sabi kaagad ng doktor, oh, favorite ko siguro na wag kang kain ng cheese. Parang, cheese yung pinaka-main diet ko. Isipin nyo yun, tinanggal ng doktor yun sa buhay ko, yung cheese. Mm-hmm. Pero ngayon, holiday season naman, queso de bola, favorite ko na ang tawag ng pinya. Mm-hmm. Kasi laging hinahanda eh. Palagipit, piling ko pinapaubos sa akin nung yaya namin. So, Evelyn, tanggalin mo na sa harapan ko itong in-slice-slice mo na cheese kasi I need to make myself healthy, sabi ko sa kanya. Yun, tinago na niya yung mga cheese namin. Okay, ha? Ganon, huwag kayong magpupuyat. Have time to rest. Chill. Si Mr. Star nga, natutuba ako. Pag nag-a-abroad yan, lakad siya ng lakad. Nakakapag-exercise siya. Hopefully, yes. Kaya lang, tuwing maano na, doon sa mga lounges niya, kung ano-anong kinakain. Ine-exercise naman natin eh. Okay. Ang nasa kanila din ang rubber star, that's why you need to take care of your property. Uh-huh. Also, with the tiger, you take care also of your personal belongings. Elderly. At saka personal belongings and elderly. Elderly. Okay. Ito kasi, may mga taong mapagpatol. Tulad ko, mapagpatol ako. Natatawa nga ako. Hindi naman dati nga ako mapagpatol. Siguro nga due advanced age magpatol ako. You should think before you click. Huwag kayong nagme-message. Patol ng patol sa mga nagme-message sa inyo ng negative. Try to ignore them or try to delete them. Okay, next tayo. Rabbit. Siya yung offending animal sign. Traditionally, kung anong rabbit, ito lagi yung sinasabi ko. Full of obstacle, indecisive, emotional instability, yearly yan. Next yan, sasabihin ko sa dragon naman kasi next year, the year of the dragon, sasabihin ko, oh, ikaw si Opendi, ikaw yung indecisive, XX, mga ganon. Okay, may suffer from depression, bad temper. Kung alam nyo yan, you do what is right. Okay. Rabbit, again, may suffer from emotional instability, indecisiveness, depression, bad temper. Ano ba to? Kung maintindihan yung sulat ko. you take a break from or get a vacation or get a new hobby para mabisi ka. Sabi na, bakit ba ako malas ako yung year ngayon? Actually, swerte nga ng rabbit. Hindi siya yung nasa pinakamababang animal
na ranking because the rabbits will be having an average year. Okay? He will be having an average year. Also, it will be good for them to study, take a hobby, or learn new things. Okay? Like, they are likely to be hot-tempered or having poor human relations. Tapos baka may kasungitan. O, Anthony, Dr. Pugoso, hindi ka naman rabbit, ba't ang sungit mo? Natural yan sa akin. Natural po sa akin yan. Naiya na ako, puro kalokohan sinasabi ka. Gusto ko din po kasi, I input humor. Huwag niyo siseryosohin to. Ang seryosohin niyo lang, yung kaninang directions, you take care of the bad and good locations. This year, itong mga animal sign is, I do this only for entertainment. Yes. Sasabihin nyo to, hindi ako yan. Pero itong mga sinasabi ko sa inyo, ito yung sinasabi ng mind ko na pwede nyong i-adapt sa buhay nyo bilang isang zodiac animal na ganito. Okay? Next. Sasabihin nyo, iba ang sinasabi mo, Dr. Pugoso, sinasabi ng iba, yes, I have my own interpretation. Yes. Okay? Do not it compare, will, please. Yeah. I don't read other... Yes. Ano. Kaya nga hindi ako nagbabasa ng ibang mga ano eh. Tama yun. Okay. This will be a so-so year for the rabbit. Paano ma-upset ni rabbit yung offending year niya? You try to donate blood. You try to visit your dentist, have your teeth prophylaxis, you do oral prophylaxis, ask for proper prophylaxis, you shed blood, okay? Kasi, yun yung parang nagsasacrifice ka na ng blood, shedding of blood na yan. You offset what is the negative coming to you. Okay? Kaya yun ang gagawin mo. Napakadali naman yun. I-prick mo yung blood sugar mo. Blood sugar! Ang dali-dali. Yeah. Magpa-lab test. Yes, lab test. Oo. Oh. Sa start of the year, magpa-lab test ka. Yes. Ideally, lahat tayo, lahat ng 40 and above, yearly dapat nag-lab test tayo. Napaka-ano yun. Basic yun sa mga medical ng mga 40s and above. Kaya, common sense lang talaga to. Don't stay up late. Also, it's a year of changes for a rabbit. Okay? Mm-mm. Ikaw ang offending, you should try also to avoid going to funerals and hospitals. Avoid funerals, wakes, and hospitals. Okay. Okay, yun. Tatapos na ako. Gugutom na po ako. O, ano mo? Tan mo tatapos? Matagal ka pa. Iin pa lang po. O, next. Dragon. Ay, ano sunod? Dragon? Dragon. Okay, si Dragon. Very good ang kanilang zodiac sign. Alam nyo, sabi ko nga sa mga past interviews sa akin, I like the dragon. I benefit from dragon, but dragons don't benefit from me. Okay? Very good. Eh. Kahit masusungit yung mga dragon na yan, lalo yung mga babae na dragon na yan, muusok laging ilong, I benefit from them. Napapaamo sila ng mga sheep. Kaya mga sheep people na nanonood sa 793 pala to. Ang dami palang nanonood nito. Sa 793, kung sino yung mga sheep dyan, you try to befriend a dragon. You will benefit tremendously from a dragon friend. Okay? I have. Mami ni Ma'am Star is dragon si Mami, no? Gagon! Anya, masungit sa akin, hindi. Oo, di ba? Pansin mo? Sa akin masungit, sa iyo hindi. Okay. Okay. The dragon is the harming. Okay, anong ibig sabihin ng dragon? A harming animal na dragon. There are unhappy events lang in your life na hindi naman major. Okay? There'll be unhappy events na hindi major. Kaya lang, ano ba ibig sabihin niyan? Yung unhappy events na 'yon. Like wala. Little problem. Kaya lang, kung may problem, you take care of that na. Kasi conscious ka na, you're the harming animal, you try to avoid those little arguments. Problems. Uh-oh, or arguments. Okay? It will be a much, much better year than last year. Ikaw, last year, si Dragon was a standalone animal. Okay? Mm-hmm. Now, kung
kung nahirapan si Dragon last year, this year, sasabihin, wow, fantastic year for me. Okay? Mm-hmm. Lahat gawin mo, it's a very good year for you. For your health, it's a very good, very good ang health mo. And also career, if you're a dragon. Okay? Ano pa bang meron dito? It's a very good year for career and wealth luck. Itong problem, alam nyo, pag maganda yung luck natin, bongga tayo eh. Okay? Dami mong pera, bili ako ng BL, bili ako ng Balenciaga, bili ako ng Fendi. Oh, bumili ka, pero huwag masyadong i-display, huwag mo nang iyabang. Tama. Okay? Because people tend to be envious of you. Pag nainggit ka na, nakainggitan ka na ng tao, they will rob you of your luck. Okay? Kakainin nila yung luck mo. Yeah, anong mas maganda dito kay Dragon? You lie low. Okay, mag-lie low kayo. Pag diba yung maraming ways para nirarob nila ang luck? Maraming ginagawa. Sample ka nga, paano nila, para alam nila kung paano. Kasi yung mga wishful thinking, mga ganun. At saka yung, for example, may pinagagawa sa iyo, merong, di ba yung may ganun na according to feng shui na meron? Alam naman niya na mabibili niya, pero bakit laging may hihingi? Hihingi sa iyo. Kasi you'll be sharing that luck to them. Oo. Or, for example, that person always asks, you lalo ko ano, plants or lupa from your property. Ay, oo. Oh, oh. Lalo na kung plants and lupa, yan. May kilala nga ako eh. Di ba may puon siya sa bahay, may grotto. Yung nagra-rub ng energy niya, laging pag pumunta sa bahay niya, ang tagal-tagal nagdadasal doon sa puon. Sabi ko, that is rubbing the luck. Kasi parang pinipray niya na bigyan din siya ng ano, ng luck. Oo. Kung ako yun, hindi kasi ako gagawa ng negative sa mga kaibigan ko. Kasi I don't want me rubbing them. Okay? Sabi ko nga, kanya-kanya tayong asenso. Okay? Hindi naman tayo sabay-sabay na aasenso eh. Correct. Okay? Hindi rin naman tayo sabay-sabay magkakaroon ng low energy or low luck. Diba? Meron tayong time na tayo nasa taas, may time na nasa baba tayo. Yeah. Hindi tayo laging nasa taas. Wag, dapat tayo mainggit. Okay, so, yun ang napaka-importante. Binento ko sa inyo dati nung bata ako, lagi akong naiinggit sa buhay ko. Pero nasanay nga ako doon. Kasi middle child ako eh. Sino lang ba ang pinapansin ng parents karaniwan? It's the panganay or the bunso. Pero ang laki pala ng advantage ko bilang middle child. Mm-hmm. Kasi pag naglalayas ako, hindi naman ako hinahanap ng parents ko. Kaya ako layas ng layas. Sila naglayas, pinagalitan. Okay. Ako umuwi, okay lang. Mm-hmm. Yan, there are positives in everything. Kaya yun, ako natuto ako. Tapos hindi na ako naingkit. Basta mag may binigay sa akin, sabi ng kuya ko, akin na lang to. Iyo. Tapos sasabi niya, eh, mas maganda sa iyo. Anong magiging mas maganda? Ikaw ang unang pumili, lalo na nung bata kami. Uh-huh. O kuya, ikaw na pumili. Pag sinuot ko na yung gamit ko, mas maganda yung sa iyo. Kuya naman, ikaw na nga unang pumili. Natira nga sa akin yung pangit. Nung sinuot ko, gumanda na. So, yan, nakita nung brother ko, na natatawa na siya kasi hindi na ako nagre-react. Nasanay ako ng hindi mainggit. Tanggalin niyo yung inggit sa katawan niyo. Naku, ang ganda ng buhay nyo. Tapos you pray always. Matutuwa yung buhay nyo. Okay, ha? People, yun nga, okay? People will be envious of you. Oo. Ito, you will be visited by the quarrelsome star. Kaya avoid head-on confrontation. Okay? Mm-hmm. Huwag mong paiirarin yung init ng ulo mo, dragon ka. Kung dragon ka, try to avoid head-on confrontation. Kung may kaaway ka, matulog ka na lang. Huwag ka nang patulad. Kung nasa cellphone, patayin mo ng cellphone mo. Kung kamag-anak mo, lumayas ka na lang. Magbakasyon ka. Kasi this year, yun yung sinasabi ko, yung unhappy events in your life. Pwede kasi yung mag-start yan little, pwedeng mag-escalate. You try to avoid problems na little kahit na mga ganun. Okay? Snake. Okay. What is good with the snake? Okay. Snake, is their career is okay. But their romance or love life relations poor.
ang kanilang human relation also. Kung married ka, male snake, you check on your wife, or you have a husband who's a male snake, you check on your husband. Okay? Kung nagkakalabuan kayo, you spend more time with your wife. Kasi napaka prone nyo sa argument. Siguro you're tired from work, puyat na, nagbunga nga pa si misis, ikaw na nga lang nagtrabaho, you try to talk to each other. Pwede kayong mag-vacation na kayong dalawa lang. Pwede nyong iwan yung mga anak nyo sa parents nyo, sa mga lola at lola nila. You try to rekindle your romance. Pwede kayong magpalawan, short vacation, short trip, kayong mag-asawa lang para hindi kayo magkaroon ng away sa relationship nyo. Okay? Also, they are more prone to accidents. Okay, itong year of the rabbit na to, there is a, tama ba ako? Wood pa to? Wood or and metal clash. It's a clash of vehicles. Lagi naman may car accident. Eh, no? Pero mas higher incidents lang. Kaya yun lang yan. Okay? Kaya, also yung itong si, tawag dito, si Snake, ano siya, yung healthy nila, pagtuunan din nila ng pansin. Lalo na yung mga 1965, 1953, yan. Take care of your health. Yung, kalahati na ako, konti na lang. Okay, okay. Wala, hindi ba muna ma'am kayo kakanta ng ano, ng Can You Read My Mind? Wala, wala yan. Wala tayong dito yan. Uh-huh. Wala tayong, okay. Wala tayong commercial break dito. Ayoko na. Okay, next attempt. Bale, konti na lang to. Okay, horse. Ang horse is the breaking the taisui. Okay? Kahit breaking si taisui ng horse, kung if you carry the taisui with you, di wala nang breaking. Because you're carrying the image of the taisui. Okay. Sipin mo, the deity of the year is seated on the east side. Kaya you also protect the east. Okay. Si horse, breaking siya. Pero kahit na breaking si horse, it holds the wealth star. The natural location of the horse is the south. Okay. Kung ako si horse, yung south ko, mas papapulahin ko, lalagyan ko ng positive energy, maglalagay ako ng horse images in my south to activate that luck. Okay? Kung yes. Friend yung ang horse, thank if you, you're a sheep, a dog, a tiger, you activate that south. You put images of horse in your south para tulungan niya yung gear nyo. Okay? Kasi ang ganda ng cycle ng horse. Pero kung yung mga relatives nyo ng horse, you tell them to carry. Oh, mulan ng diamonds. You tell thank them to you. Carry the taisui to offset the taisui energy. Okay? Ito ang problem sa horse. Ang mga horse, may kayabangan to. Oh, totoo yan. Mapa male, mapa female. Okay? This is what I tell them. Ano? Magmayabang. Okay? Yun lang yun. Pero ang male na lalaki, they are more prone to scandal. Okay? Mainit ang mga male na lalaki. Sino ba yung mga most probable na magproblema dyan? 1990? Mga ganun? 1960. Ano, yung mga 1990, mga 30 years old yun. Eh. 30 years old. Baka mag-prone sila to get another partner. Thank you again, Marivic. Yeah. Yan yun. Prone sila magkaroon ng third party sa marriage nila. Kaya kung yung mga asawa nyo male na horses, hawakan nyo na yung leeg. Hawakan yung leeg. Bantayan nyo talaga sila. Okay? Also, kasi last year ang ganda ng horse. Last year ang ganda ng horse. Ang daming naiinggit sa horse. Okay? Daming naiinggit sa kanila. Okay? Huwag kayong mayabang. Kasi people tend to watch all you. They tend to always watch you. They will wait for you to commit mistake or make mistake. Kasi pag nagka-mistake sila, pag nagka-mistake ka,
masayang-masaya na sila, parang nakaganti na sila sa'yo. Kaya, try to behave, lalo na sa public. Okay? In public. Uh-uh. Sa kanina, sa Tiger, sinabi ko nga, wag na magpatol. Click and think before you click. Ganun din, wag na kayo magpatol sa mga bashers nyo. Okay, ano pa? Be careful of your action. Yan. Tapos, pag meron kayong yung gustong tumulong sa'yo, tabag doon, benefactor, you try to get that help. Hindi ka maliligaw. Baka nga, iangat pa niya yung buhay mo. Okay? Single horse, pwedeng makakita ng partner, kahit mahirap pakisamahan ng horse na babae. Ano yung horse na babae, feisty sila. Ang hirap na asawa yan. Feisty sila. Talagang nakatutok sa inyo. Medyo may katarayan yan. Masungit. Pero alam nyo ba, it's lovable ang mga horse talaga. Ako, I like horses. If marriage, protect your marriage. Yun ang horse. Iisipin nyo, ha? Si horse breaking yan. But as long as you carry the Taisi with you, you are protected. Hindi ka ibabother ng Taisi. Okay. Okay. Next. Ito, si sheep. Si sheep. Ako to. It will be just an average year. Okay? Ang sinulat ko dito sa notebook ko, if you can invite a feng shui practitioner, you try to invite feng shui to fix your house, to correct the energy inside your house. Para hindi ka, alam nyo kasi si sheep, parang ano yan eh, topakin kasi yan eh. Topakin si sheep, okay? Sometimes yan, ang feeling niya, always tama. Kuminsan naman, parang always wandering yung mind niya. It's always better on the other side of the fence. It's always the grass is greener on the side of the fence. Lagi nagde-daydream yan. Okay? Eto lang. Kanina, sinabi ko yung correction with the location. Yun, kana mag-invite. Gawin mo na yung ginawa ko. Yung pinapagawa ko. Okay? Ano ba ang problem with the ano, with the sheep? Sheep. Siyempre si Lamarites laging naiinggit. Okay? Kasi mga sheep kasi ano sila, oo, matitigas ulo namin, pero pag mag-isa lang naman kami, wala naman nakikialam sa amin, tahimik kami. Okay? You be wary of Marites, mga gossips behind your back. Intrigues and ill wishers. Yes, oh, yun, okay. Huwag nyo silang papansinin, huwag nyo papatulan. Pag pinatulan nyo yan, talo ka na kagad. Okay? Hold on to your money. Meron kang pera, pero papautangin mo, goodbye money. Okay? Wait for a better year. Personally ako, baka mag-fly out ako, gusto ko mag-study. Okay? Yun ang gagawin ko. Because it's just an average year for me, gusto ko mag-aral. Kailangan gusto ko mag-retrain. Iniisip ko pa kung magpupungsuy ako or tungkol sa ipin. Gusto ko mag-upgrade ng skills ko as dentist. Sa feng shui. Kaya iniisip ko pa po yun. Okay? Also, sometimes, katulad ko ngayon, medyo mainit ulo ko, pipilitin kong try i-behave yung sarili ko na hindi maging mapagpatol. Yan. Conscious ako nun, dapat alam ko yon. Actually, para ma-remind ko sa sarili ko as sheep, sinusulat ko yan sa cellphone ko. So, tinitignan ko yung message. Mine-message ko yung sarili ko. Tapos, binabasa ko yung message ko sa sarili ko. Hoy, Anthony, kalma lang. Relax ka lang. Huwag mo silang patulan. Kasi para there is constant reminder sa akin. Kasi wala namang magsasabi sa akin, sa inyo nun, sa atin eh. Kaya mini-message ko yung sarili ko, nire-read ko yung message ko to remind me kung ano yung mga kailangan kong gawin. Okay. Sabihin nyo, I'm crazy. Pero it's a one way of telling yourself na ito reminder sa'yo, huwag ka mapagpatol, huwag mainit ulo mo, hindi mo sila kailangan pansinin. Mm-mm. Okay? Kaya yun ang gagawin ko. Mm-hmm.
Yes. Monkey, rooster, dog, and pig na lang. Ayoko na, uwi na ako. Monkey, rooster, and dog. Si Monkey last year, wala silang, they were the ano, conflict animal last year. Uh-huh. Okay? Kaya kung may mga monkeys dito, na isipin mo na parang ang low naman ng buhay ko because you are the conflict animal last year. Okay? Ikaw yung pinag-carry namin ng Tyson card. Okay? This time, lahat ng naging problem mo, mabubura na sila. Because a monkey will be having a very good year. Good year lang pala. He'll be having a good year from last year. A better year. Yeah. Isipin nyo, a better year. Isipin nyo, kung last year puro katrabaho ka lang, this year, pwede kang magkaroon ng promotion. Uh-uh. Promotion, not necessarily na additional money, pero ito, promotion na recognition. Okay? Uh-huh. Di ba maganda na rin yun? Kasi pag nakikita ng boss mo, na ano, mapapansin ka na niya, you're a very good employee pala. Uh-huh. Okay? Kaya, magiging better sa'yo ang coming year na to. Okay? Kaya lang ito, you try to avoid scammers. Alam naman natin ang dami ng scammers sa cellphone, sa mga GCash, sa pag ano pa lang ng ating mga telephone, paglista. Dapat you be extra cautious of your security. Okay? Pag mayaman ka na monkey, pwede ka makidnap. Okay? Kaya wag kayong maporma. Yun ang monkey. Kung may bibilin, kasi marami kayong money eh, this year. Ito ang isipin nyo, before spending that money, is it necessary? Mm-hmm. Is it a need or a want? Kasi you should also try to avoid unnecessary expenses. Okay? Again, be extra cautious and please, okay, you take care of your health too. Okay? Avoid alcohol, fatty foods, and have a healthy diet. Yan. Ganda sa monkey last year, hindi sila. Okay, this year, next animal sign is the rooster. Okay? Okay. Rooster now is the standalone animal. Ito yung nasa lowest bracket among the 12 animal sign. They are the conflict animal. Okay? They are confronting the taisui. Kung ikaw ay isang rooster or sa birth chart mo meron kang rooster, you tried traveling towards the east. Okay? Ano ba ang may east ng Philippines? Example lang to. Baler. Honolulu, Hawaii. Oh, di ba? Pupunta ako dyan. Oh. Nako, ang ganda doon. Sa East Coast, wag kang pumunta. Ano bang East Coast ng Amerika? Oh. East Coast and West Coast ng Amerika. Lahat ng may East, you try to avoid. Okay, avoid. Yung mga rooster na yan. Okay? Try, ano sabi mo? Try traveling towards the... No, avoid traveling to the East. Avoid because the East is the direction of the taisui. Kung i-confront mo yung taisui, ikaw na nga yung conflict animal mo, lahat ng obstacle, ibibigay niya sa'yo. Mahihirapan ka. Okay? Kaya you, at all costs, you try traveling to the east. Okay? Lahat. Zero lahat kayo. You have nothing in your lap. Ano gagawin mo? Kawawa naman. Mag-charity ka lang. Okay? Good charity work. Kahit hindi financial. You give good advices. It's charity. Sabi ko nga sa inyo, ako ang charity ko, I give Taisui cards to my friends. Uh-oh. Okay? Napaka little nun. Pero and yet, I help them. Okay? Kaya, any amount of charity, ma-offset yung bad luck mo. Okay? Be more prayerful. Alam nyo, akala nyo, kasi di ba lagi ako nakangiti? There was a episode in my life na nagkaroon ako ng depression. Okay? Parang hindi halata, di ba? Okay.
nagkaroon ako ng depression, habang natutulog ako, nagkaka-nightmares ako. I na-realize ko, hindi naman ako nagkaka-nightmare, pero bakit ganun? Inaaral ko yung sarili ko, oh, may depression ako. Okay, alam niyo kung anong ginawa ko? Hindi naman ako mahilig magdasal eh. Araw-araw nag-rosary ako. Nag-rosaryo ako. Pag nagda-drive ako sa umaga, nagro-rosary ako. Kumbaga, yung init ng ulo ko na o-offset ng prayer, hindi ko na minumura yung mga nagkakat ng ano, yung mga kamote riders na gano'n. Hindi ko na sila minumura. Do, nagpumura pa rin ako. Pero it lessened yung masama ko ugali. Okay? It really helped me, yung prayers. Kasi well, sinasabi ko lang din sa mga friends ko, if you pray, please pray for me. Yun lang ang sinasabi ko sa mga kaibigan ko. Kahit salbahi ako, I think it made me a better person. Okay, with prayers. Okay? Dahil mababa ang cycle ng rooster, you try to avoid also visiting hospitals. Siyempre naman, kung immediate family, yes, you can visit your immediate family. Pero kung pwede na naman silang i-text lang, i-text yun na lang na, oh, pagaling ka, palakas ka, I pray for you, sending hugs to you. Ganun na lang tayo. Mm-hmm. Kasi hindi, risky pa rin naman, kaya try to avoid also yin energies like hospitals. Okay? Ano ba ibig sabihin ng conflict animal sign ka? There are changes also in your life. Ang changes, not necessarily bad sila. Okay? Hindi necessarily na bad sila. Kung bad ang iniisip mo, kung engaged ka, pwedeng hindi matuloy ang kasal mo. Pero there are good changes. If your cycle is good, there are good changes. Ano yun? You might get a new car. You transfer to another house. You get a new condo. Okay? A new job. Pwede kang lumipat. Pero yun, it depends on your cycle. If you're having a good cycle or a bad cycle. Okay? It's a year of changes. New job, getting married, breaking of engagement, having new relationship, giving birth. Kaya, hindi naman siya that super bad. Kaya lang, you will be on your own. Walang tutulong sa'yo. You'll be sulking by yourself. Kaya, try to pray and get God's help lagi. Okay. Dog. Dog. Okay. Ang dog is in with secret union. Sila yung, sabi ko nga, sila yung mag-chase away ng problems ng mga conflict, offending, harming, torturing, and breaking. Okay? Kaya si dog ngayon is very favorable animal. Sila ay ang number one animal for the year. Okay? Secret union siya with Taisui. With the Taisui. Yan. Alam nyo, paulit-ulit lang po ito. Parang 12 years ago, sinabi ko na rin ito. Sinabi ko na rin ito. Paulit-ulit lang po ito. Naiba lang ang mga position. Positions. Kaya, same lang naman, pero it's, syempre, di ba? Okay. So, it's a good animal for the year. Yeah. Okay. Have, lahat pwede mong gawin. You can start a new negosyo. You can expand everything. Lahat. You have all the good things with you. Kaya, wala ka nang maano. Siguro, you can double your luck pa if you do more charity. Ganun lang yun, di ba? If you do charity, you reap good karma. You get good karma. Kaya maganda yun. Okay? Kaya, biro mo, isipin mo si dog, dumaan dito sa mababang cycle. Kaya si dog, will uulanin siya ng opportunities. Okay? Kung nandyan ang opportunity, you try to study all the opportunities, you try to get the best amongst the opportunity coming. Para mapa isipin nyo, 1 year mo pwedeng gawin to. Uh-huh. Try to make use of the year. Okay. Ito ang problem with the dog. Ano? Kasi nga, ang high na cycle niya. Huwag ka magiging greedy. Okay? Marami ka ng unlock, damot ka pa, ma-offset yon. Kaya do not be greedy. Don't be greedy. Try to share what you have. Okay? Kung napansin nyo, puro charity ako. Kasi ang dad ko was a politician.
Pagka-graduate ko ng dentistry, nasa charity clinic na po kagad ako sa San Lorenzo Academy sa Binondo, sa Knights of Columbus. Nag-charity na ako. Tapos, kaya, ang dami kong charity na ginagawa. I always enjoy that. Kaya lang nga, medyo nearing 60s na tayo. Medyo tamad na ako. Pero I try my best to attend to give charity also. Okay, last, you, pig! Pig na lang, you! Okay, my secret friend. Okay. Okay. Si pig ngayon, isa, the last bracket also. The pig will be having a very average or below average year for them. Pig na babae, huwag magsungit, you'd avoid confrontation, huwag makipag, ako ang person, ako ang tao, I try not to offend the pig. Kasi, lagi silang masungit. Okay? Also, you try to do the corrections for Feng Shui 2023, yung mga sinuggest ko sa bahay nyo, para ma-upset nyo yung bad energies. Hindi siya mag-multiply yung mga negative sa bahay nyo. Try doing the... ito ba, ma'am, na ano ba to? Na nare-record ba to? O pwede nilang mapanood ulit? Pinaparecord ko to para ma-upload sa FYE dyan. Kasi ano eh, sabi ko nga, it's a below average year for the pig. You need to do feng shui correction to protect yourself and your property. Okay? Kaya, ma-offset nyo yung bad luck. Isipin nyo, ma-offset nyo lang yung 50% of the bad luck. Napakalaki na nun. Kaya try to offset it. Okay? Avoid physical sports. You might get injury from it. Okay? Take care, especially when you drive at night. Kung babae ka, magsama ka ng companion kung aalis ka na mag-isa. Okay? Ito kanina nga, avoid confrontation. Walk away from head-on arguments. Avoid being hot-headed, hot-tempered, and avoid arguments. Kasi yung argument na yun, it might lead to something serious. Lawsuits or sickness. Pwede kas na high blood na wala ka namang kalaban-laban. Kaya you walk away from arguments. And that's it for the 12 Zodiac Animals.